So yun guys, nandito na kami ngayon sa may San Antonio. Yan. At kasama ko ngayon si Kim. Yun o. Kaya si Manilin, kaya si Sian. Mamalingke muna kami ng kakainin namin eh. So ang oras natin dito, ano oras na ba? Wala. Mga 9? Magna 9? Ganun na sa akin. 8. Oo, 8. Umalis kami ng 7, so 8 na. 1 hour. Maya babalitaan namin kayo, mamalingke lang kami. Paalis na ulit. Siya, dali. Ayun na ikaw, dali. Hi! Magpapunta na ulit kami. Paalis na yung bangka. At simula na ulit. So, nandito na kami sa talisayin at nag-aayos ng gamit. Ay, naantok na yung anak ko ah. Hi, sabi mo, hi ka sa kanila, dali. Hi po! Ako po, si Sian. Pagi! Yun, so nag-aayos na kami at ayan. Nag-aayos ng kumakain. Hindi nag-aayos, kumakain. So yun, at... So kami, mag-iikot kami ni Sian Marcos. Reku, usap tayo dali. Wow, ang ganda ng kubo. Reku, anong gawa mo? Yun o. So kaliwalas ng kulay dito. Dito maganda yung kulay. Yan. Dahil mahangin. Tapos, sarap ng hangin na amoy probinsya. So yun guys, at kung mapapansin nyo pala, ayan o, bagong tapas tayo. Sobrang haba na kasi, tsaka ang bigat na sa ulo, kaya nagpagupit na ako bago kami pumunta dito. At yun, kakatapos lang namin maligo dahil tulog na yung mga bata dun. So, andito ako ngayon mag-isa sa ilalim ng puno ng talisay.
At yun, tamang tambay lang dahil nire-relax ko lang yung sarili ko dahil siyempre pag balik ko na naman ng Olongga po, wala na yung ganito. Kumbaga, ini-enjoy ko lang yung moment na tahimik. Makakapag-isip ka, yun yung kinagandaan sa mga ganito kapag nagbabakasyon ka. Makaka-relax ka yung utak mo, maiisip mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa, yung mga kailangan mong gawin, yung mga ganun. Talagang magkakaroon ka ng peace of mind na isipin yung mga bagay na kailangan mong gawin. Kapag nandito ka, syempre kailangan yung utak mo wala dun sa mga wala sa trabaho, wala sa syudad. Pero once na nandito ka naman, ang equivalent sa akin is maiisip ko yung mga bagay na yung mga kailangan kong gawin, yung mga hindi ko napapansin na hindi ko nagagawa pag nandun ako. So parang yung space ng utak mo, magkakaroon ng portion na maiisip mo yung mga kailangan mo palang gawin, yung mga hindi mo nagagawa. So yun yung isa sa kinagandahan kapag nare-relax yung utak mo dahil hindi mo naiisip yung problema, di ba? Kasi pag nandun ka sa city, sa trabaho, sa office, maiisip mo na puro trabaho na lang, puro problema na lang yung gagawin mo. Hindi mo maiisip na yung iba pang part na mga bagay na mas kailangan mong intindihin kasi puro problema ka. Pero ngayon, syempre, kinagandaan din, paminsan-minsan yun, dahil isa rin sa dahilan, magbabakasyon kami, naisip namin March dapat. Kasi ang anniversary ng office ko, yung CMG, March 18 yun. Ngayon, pinaaga na lang namin ng asawa ko dahil kasi nga March, masyadong, bukod sa sobrang init, talagang summer yun. Pangalawa, matataas yung rates ng mga ganito, yung mga ganito may package, ganun. Pangatlo, loaded, maraming tao, ganun. Unlike dito, parang tatlo lang kami, tatlo lang yung mga nandito. Yan, tatlong grupo, pangatlo kami. Tapos doon, sa dulo doon, sa part doon, hindi ganun karami. Parang dalawa lang yata yung bangka na nandun. So, hindi siya katulad ng mga ordinary na mga dagat, ganun, na puno ng tao, maraming bata, maraming crowded, yung mga ganun. Hindi katulad. Talagang mare-relax ka dito. Kahit nga, tiyan mo, nasa lampak lang ako dito. Yan, oh. So, parang hindi mo na kailangan sa, ano, dito kahit sa ang sulok, mare-relax ka talaga dahil tabing dagat. Ayan, makita nyo. Ayan, dagat dyan. So, talagang kahit saan ka pumuesto, mare-relax yung utak mo. Dahil tahimik, mahangin, yun lang, walang signal, kinagandaan. Tulad nung lagi mo sinasabi sa inyo na tahimik, walang signal, walang internet, lahat wala. So talagang walang kuryente. Talagang relax na relax ka lang. So wala ibang gagawin kundi kumain, maligo, mag-isip, mag-relax. Yun lang, vlog. Siyempre, vlogger tayo eh. So yun yung mga pwede mong gawin dito. So ano nga ba yung mga pwede natin pag-usapan dahil nandito tayo? Iniisip kong gumawa ng tatlong vlog dito or higit pa, pero yun, nung una, di ba pag nandun ka, nung nasa office ako, ang iniisip ko parang excited na ako, gusto ko na mag dito pumunta, gusto ko na mag-relax, gusto ko mag-vlog dito, ang dami kong gustong gawin na vlog. Pagdating mo dun, pagdating ko na dito pala, nakalimutan ko na, kumbaga hindi ko na matuloy-tuloy yung mga vlog dahil ligo, kain, di ba? So parang na-enjoy mo yung mga ganun. So, pero magbablog pa din ako eh. Tulad na ito, nagbablog na ako ngayon eh. So para meron lang din update. Doon nga pala sa mga nag-aabang nung raffle nung Samsung Galaxy A20s. Nabitin ba kayo? Sorry na. Pero i-announce ko naman yun. Pagbalik ko, i-announce ko yun. Promise yan. I-announce ko sa inyo. Kasi hindi ko pa na-update yung list. Gusto ko, kapag in-announce ko yung final, may kasabay na list yun. So hindi ko pa siya na-update dahil ang dami pang sumasali eh. Pinapakiramdaman ko kasi kapag kina-cut off ko yung list, may dumadami ulit. So parang iniipon ko muna para at least mas may thrill, maraming sumasali, diba? Para talagang mataas yung thrill niya dahil maraming taong gustong sumali. So okay yan, mas maraming chance, mas maraming taong gustong sumali. Di mas maganda, basta worth it lang sa mga taong mananalo. Kinaganda lang nun sana, tulad ng mga nabasa ko dun sa mga nag-comment na
kung ano yung nabasa ko, parang compatible dun sa mananalo, sa talagang mas may kailangan, dahil siyempre mas maganda kung matutuwa ako kung deserving ng mananalo na sa kanya talaga mapupunta yun, di ba? Wala, grabe, lakas ng hangin. Relax na relax yung hangin dito, talagang aantokin ka. Parang inaantok na, actually kakaligo ko lang eh, basa-basa pa yung damit kong dahil naligo kami. Natulog lang yung dalawang bata eh, kaya tambay-tambay mo na dito.